Hi everyone! Welcome to my channel. So in today's video, ay update lang po tayo patungkol doon sa kaso ni Joveline Galieno, ang dalagang nawawala na huling nakita nang pumasok siya sa kanyang trabaho sa Robinson, Palawan. So ayon sa social media, yung mga balibalitang kumakalat na maaaring love triangle ang naging dahilan ng pagkawala ni Joveline. Dahil sabay daw na nawala yung asawa ng amo niya at saka si Joveline. At mariin naman itong pinabulaana ni Karen Gonzalez, ang mayari ng Glitz Boutique, na may kinalaman ng kanyang asawa sa pagkawala ni Joveline Galieno. Sa programang Tira Brigada ay binanggit nito na inihatid umano niya ang kanyang asawa alas 7 ng umaga noong August 4, 2022 papunta ng Maynila dahil mayroong training. At habang si Joveline naman ay nawala noong August 5 ng gabi. Tahasang binanggit ni Gonzalez na walang love triangle gaya ng ipinapakalat ng ilan sa social media. Yung iniisip nila na mayroong love triangle, wala pong ganon. Hindi po totoo yun, pahayag ni Karen Gonzalez. Sinalag din ito ang mga sinasabi ng ilan na wala umano siyang pake sa pagkawala ng dalaga na makikita umano sa naging panayam sa kanya. May panawagan naman siya sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na kung wala umanong masasabi na maganda ay mas maganda na manahimik na lamang. Kung wala kayong masasabing maganda, manahimik na lang kayo. Dagdag na pahayag ni Gonzalez. So narito ang interview sa kanya o pahayag ni Karen Gonzalez patungkol sa isyong love triangle na nasasangkot nga ang asawa niya sa pagkawala ni Joveline. Narito, pakinggan po natin ang interview kay Karen ng Brigada News. Ako po mismo ang naghatid sa kanya, 7 AM po ng August 4. Mm-hmm. Ako rin po yung nag-book ng ticket na yon a week before kasi kailangan niya nang pumunta ng Manila. And dumating po ang husband ko May 20, bumaba po siya ng barko. Mm-hmm. So ilang buwan lang po siya dito. Napaka-iksi ng panahon para i-link ninyo yung asawa ko dito. Mm-hmm. Nung dumating siya, maximize po ang oras namin. Araw-araw kaming magkasama ng bunto ko. Kasi maiksi lang po ang oras na dito. Babalik po siya sa trabaho. Pagdating ng June, busy kami sa Baragatan sa Capitol. Araw-araw ko siyang kasama. Nag-aasikaso kami doon. So wala pong, malayong-malayo po yung iniisip nila, yung ililink nila yung husband ko dito. Yung sa mga taong nag-iisip ng kung ano-ano, para lang meron kayo mabatuhan ng alam niyo yun, yung hindi ko kasi mag-get jumong eh. Bakit ilang araw na, isang linggo na, bakit ngayon na lumalabas ng ganito? Hindi ko maintindihan kung ano yung pinaghuhugutan nila para idamay ako, idamay yung husband ko. Wala, wag sanang ganon, wag kitiran yung utak. Mm-hmm. Kasi malayo po yun, walang ganong senaryo. Mm-hmm. So please, opo, awat sa pag-iisip ng hindi maganda. Hindi po nakakatulong. Sana nagpo-focus tayo sa pagbibigay ng impormasyon na makakatulong mahanap makita natin si Job. Kasi pag lumabas siya, malilinawan po ang lahat. Maririnig ninyo kung ano ang totoo. Yun po.